Bakit hindi natin mapahinto ang pagdami ng cases? Alala mo pa ba? February 10, 2020, nag-travel ba ng Pilipinas sa Taiwan upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa bansa natin? And as of now, June 1, 2020, after 111 days or 3 months and 21 days, ito ang resulta. Ang Pilipinas ay may 18,086 total cases, 957 deaths, 13,220 active cases. Ang Taiwan, 442 total cases, 7 deaths at 12 active cases only. Napakalayo na, di ba? Hindi natin sinisisi ang gobyerno at wala tayong dapat sisihin. Ang kailangan natin pag-usapan ngayon, bakit nagawa nila? Pero tayo patuloy na namang problema. Hindi pwede na magpatuloy ito. May tanong ako sa iyo. Concern ka ba sa bansa mo, sa mga Pilipino, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa sarili mo? Kung oo, tapusin mo ang video na ito. Magandang araw mga kababayan kong Pilipino, mga minamahal kong kapatid. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Kristiyano ka man o Muslim o kung ano man ang iyong pananampalataya, ang mensahe na ito ay para sa lahat ng mga Pilipino. If you can't understand me, find a way to translate all these messages. Pero kabalo ko, masking Bisaya ka, masabtan ni mo kini. Kung dilikod, ambot ni mo. Pangita pod paagi aron imo pod ni masabtan. Pag Tagalog ko, aron mas makasabot ang tanan. Handa ka na ba? Una po sa lahat, ako po si Iwan. Parang ewan lang. Ako po ang admin ng page na ito, Reality. Huwag niyo po i-download itong video na ito at i-upload sa mga pages niyo. Kung meron man sa inyo mga viewers na makikita na dinownload ang video na ito at in-upload po sa mga pages ng iba, pakireport po ang pages nila para i-take down ng Facebook for copyright at mablock po ang page nila. Huwag niyo na pagkakitaan itong video na ito. At huwag niyo po putulin dahil lahat ng mga sasabihin ko ay importante. Pero hindi na po importante kung sino ako. Ang importante yung gusto ko lang pong sabihin para sa inyo. Nakamask din po ako dahil wala po akong plano magpasikat or makilala. Kung ibabas niyo ako after nito, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, maganda ang aking intensyon at hangarin kaya nag-video ako. Kaya pakishare na lang po at i-comment mo po ang mga pinakamalalapit sa iyo at mga kamag-anak mo dito. Hindi po ako hacker at hindi rin ako masamang tao. Sadyang may concern lang po ako sa marami, sa atin, sa bansa natin. Mahal kong bansa natin, mahal kong pamilya ko. Kung meron po sa inyo magkakasakit, maaari din madamay ang pamilya ko. Kaya kung paano ko sila pinoproteksyonan, kailangan din kitang paalalahanan. Ayoko na marami pang Pilipino ang mamatay at mga frontliners na patuloy na nagsasakripisyo ng buhay o kahit sino man sa inyo. Ang gusto ko lang, makabalik na tayo sa normal nating pamumuhay. Pasensya na sa sobrang habang introduction pero mahalaga yon. Hihingi na rin ako kagad ng paumanhin dahil may mga masasakit akong sasabihin sa inyo. Pero kailangan natin tanggapin. Dahil gaya ng page ko, ito ang reality. Magsisimula na ako. Ito ang ilan sa mga dahilan bakit hanggang ngayon patuloy na dumarami ang cases natin dito sa Pilipinas. Araw-araw, parami ng parami ang cases natin. Una, wala tayo sa focus. Balikan natin ang nakaraan. Lahat tayo ay normal na nabubuhay nang biglang isang araw, nagulat na lang tayo at may mga kumakalat ng virus sa China hanggang sa nakapasok ito sa bansa natin. Noong January 30, 2020, nagkaroon tayo ng first case sa bansa natin, isang 38 years old na babae Chinese national. March 7, nagkaroon tayo ng first local transmission. March 11, nag-announce na ang WHO na nasa pandemic na tayo. March 16, nagkaroon na tayo ng ECQ sa bansa natin. Alam ko na sariwa pa sa alaala mo ang mga araw na yun dahil yun ang araw na nagbago ang buhay mo. Naaalala mo pa ba? Pagkatapos ng first local transmission sa bansa natin, takot na ang marami sa atin. Nagpanic buying ang mga tao, pila sa grocery. Halos ubusin ng mga tao ang paninda, takbo sa pharmacy,
halos ubusin ng mga face mask, sanitizer, pati alcohol. Nag-stack din ng sobrang daming bigas ang iba. Naubos ba ang lahat ng mga yan? Hindi. Dahil makakabili ka pa rin ngayon ng lahat ng mga yan. Wala tayo sa focus dahil ang focus natin, makapag-stack up, nakafocus tayo sa panic buying, nakafocus tayo sa kakabili. Kaya hindi na mapansin ang marami na kumakalat na paunti-unti ang virus dahil marami ang nagsisiksikan sa mga malls, groceries, pharmacies. Walang pakialam sa social distancing. Basta makabili na lang ng makabili. Hindi ko sinasabi na mali ang ginawa mo na mamili dahil kailangan mo rin. Ang sinasabi ko, hindi na nasunod ang mga protocols na dapat nating sundin. Kaya ang virus nagsimula na siyang lumipat at kumalat sa maraming tao. Ngayon, sino ang sinisisi ng iba noong kumalat ng unti-unti ang virus? Alam nyo na ako sino, gobyerno, at lalo na ang ating Pangulo dahil yan ang isa sa mga mali sa ugali natin. Manise at magturo ng iba pero hindi nakikita ang sariling pagkakamali. May mga iba pang tutol at bakit tayo nag-lockdown at ECQ. Lumipas ang mga araw at linggo, na-extend ang ECQ. Nagreklamo na naman ang marami. Dahil siyempre, totoo naman na wala nang makain ng marami, walang trabaho, walang hanap buhay. Saan nakafocus ang marami? Sa ayuda, sa relief goods. Kaya maraming tao, labas pa rin ang labas para makapila, makakuha ng relief goods at pera galing sa gobyerno. Dahil napaka-low-tech ng sistema, kahit may mga online payment system naman na, mano-mano ang pamimigay ng pera kaya maraming tao kailangan lumabas. Pumila, makipagsiksikan at maghintay ng sobrang habang oras. Ang masakit, maraming matanda na naghihintay sa pila, pero ang iba, wala rin palang matatanggap. Ay, meron pala siyang natanggap pag uwi niya, virus. Hindi rin nasusunod ang physical o social distancing. Kahit ECQ, maraming pasaway, maraming lumalabas. Kahit curfew, kahit hindi naman ganun ka-importante ang dahilan para lumabas, ang ilan na ikipag-away pa sa mga kapulisan habang maraming pasaway, napakarami ring frontliners ang nag-aalay ng buhay at marami na rin ang mga namamatay. Ano ang focus ng marami? I'm bored in the house yun. Dahil wala kang magawa, naging busy ka, kakabash sa mga artista. Joke lang. Sa labas, makikita mo rin na hindi maayos ang pagsuot nila ng kanilang face mask. Hindi sinusunod ng maayos ang social distancing at physical distancing. Paghugas ng kamay, tamang pag-ubo at pagbahing. Isipin mo, nag-mask ka para maproteksyonan ang marami. Pero bigla mong aalisin ang mask mo tapos uubo sa kamay, babahing sa sahig, tapos isusuot ulit ang mask. Isipin mo nga kung tama yan. Napaka-basic. Hindi mo makuha ng tama kahit paulit-ulit na itong sinasabi ng DOH at ng mga LGUs natin. Kaya huwag kang magtaka. Naka-lockdown at ECQ na ng ilang buwan. Dumadami na dumadami pa rin ang may virus. Nasa GCQ na tayo. Huwag kang maging kampante. Araw-araw maraming nagkaka-virus. Mag-focus ka na, huwag kang mahahawa. Kung lahat lang tayo, hindi magkakasakit. Sa totoo lang, hindi tayo magkakaroon ng new cases. Hindi porket nasa GCQ na tayo at nakakalabas ka na ngayon ay kailangan ka magdiwang at kailangan kang matuwa. Hindi sa pagiging negative, pero mas kailangan mong maging alerto. Mas kailangan mong mag-ingat. Huwag mong isipin na ito na talaga dapat ang normal. Hindi normal ang new normal. Hindi normal ang buhay natin ngayon. Abnormal. Pasensya na, pero sa totoo, hindi normal na hindi mo nakikita ang pamilya mo ngayon. Pwede mong sabihin na nagkikita naman kayo sa webcam or video call. Iba pa rin yung nakakasama mo sila. Iba pa rin yung nayayakap mo sila. Iba pa rin yung nakakauwi ka sa inyong probinsya. Nakakapagsalo-salo ng kainan at nakakapagkwentuhan kayo at tawanan na magkakasama. Hindi mo ba namimiss yun? Hindi mo ba namimiss ang mga mahal mo sa buhay na makasama? Hindi mo ba sila namimiss mayakap? Hindi mo ba sila namimiss mahalikan? Hindi mo ba namimiss mahawakan ang kamay ng lolo mo at lola mo? Ako, miss na miss ko na sila.
Kung sa'yo okay lang, sa akin hindi. Hindi ito ang normal na buhay para sa atin. Ang normal ay maging masaya tayong lahat at nabubuhay ng payapa at walang panganib sa buhay at kalusugan. Maging concern ka sa kapwa mo. Huwag mong baliwalain ang pagod, hira, sakripisyo ng mga frontliners natin. Huwag mong baliwalain ang mga pawis na tumulo sa kanila, ang mga luha na tumulo sa kanilang mga mata. Huwag natin baliwalain ang buhay na inalay nila para sa kaligtasan natin. Kung paano sila nakipaglaban sa crisis na ito, gawin natin ang part natin para maproteksyonan din ang iba. Simulan mo sa iyong pamilya. Huwag kang papayag na mayroong magkakasakit sa inyo. Lagi kayong mag-usap araw-araw. Paalalahanan ang bawat isa na maging alerto at ano ang mga dapat gawin para makaiwas sa virus. Pag may kakilala ka na hindi ginagawa ang tama, paalalahanan mo, maging concern ka sa iba. Dahil pag may isa na laging nagkakamali, madadamay ang iba. Bago ako matapos, gusto ko pong pasalamatan ang ating pamahalaan. Sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat sa iyong mga sakripisyo, sa iyong pagod at sa iyong pagmamahal sa bawat Pilipino. Hindi ka perpekto, pero kita namin ang buong puso mong serbisyo para sa mga Pilipino. Kahit matanda na, lumalaban pa rin. Kahit hindi naiintindihan ng ibang tao, ginagawa pa rin niya ang dapat niyang gawin. Mahal ka po namin, Pangulong Duterte. Ang panalangin namin, palakasin ka pa ng Diyos, gabayan at bigyan pa ng matalas na pag-iisip. Kailangan ka po ng bawat Pilipino, dilaw man o asul, Kristiyano man o Muslim. Sa mga LGU at lahat ng officials na ginagawa ang kanilang serbisyo, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi po umikilos, sa mga mapagsamantala sa kapwa, mga abusado, magnanakaw, korap, pinapanalangin ko kayo. May pagkakataon pa kayo na gawin ang tama para sa bayan mo. Nakikita ng Diyos lahat ng kilos mo. Sa lahat ng mga frontliners, maraming salamat. Huwag kayong susuko at huwag kayong bibitaw sa inyong tungkulin. Sumasaludo kaming lahat sa inyo. Mga kaibigan, hindi pa tayo nananalo kaya gawin mo ang lahat-lahat para hindi ka mahawa o makahawa. Mag-focus ka. Sundin mo lahat ang turo ng DOH. Walang magagawa ang kakasisi natin. Pero ang disiplina, napakalaking bagay ang magagawa niyan. Itaas mo ang bandila ng Pilipinas. Ipakita natin, kung kaya ng Taiwan, kaya natin. Kung nagawa nila, magagawa din natin. Kung nagtatagumpay sila, magtatagumpay din tayo. Dahil Pilipino tayo, hindi tayo nagpapatalo. Nasa dugo na natin ang lahing pagiging matapang. Hindi tayo ang magkakalaban. Ito ang panahon na lahat tayo ay magkaisa. Walang relihiyon, walang administrasyon o oposisyon, walang rebelde, walang tribo, walang babae, lalaki o LGBT, at walang kulay. Lahat tayo, iisa, Pilipino. Lumaban tayo. Huwag tayo magpatalo sa virus na ito. Alalahanin mo ang kanta natin sa lupang hinirang. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Oo, huwag tayo magpasakop sa sakit na ito. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ng Diyos araw-araw. Purihin si Allah. Kung wala kang sakit ngayon, manalangin ka at magpasalamat sa kabutihan niya. At patuloy kanyang ililigtas. Ipanalangin mo ang bansa mo at tanggapin mo na siya magliligtas sa ating lahat. Ipanalangin mo ang pamilya mo na dumating na ang araw na ang lahat ng ito ay matapos na upang masaya na kayong mabuhay ng masagana. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa akin. Mag-ingat po kayong lahat. God bless.